For God does not change His mind about whom He chooses and blesses. Romans chapter 11, verse 29. Ang verse na ito ay nagpaalaala sa akin kung paanong ako ay tinawag ng Panginoon at kung paanong ako ay Kanyang pinagpala. Nung ako ay 4th year high school, ay doon ako naka-receive ng calling sa Panginoon na ako ay maging diakonisa. Subalit, hindi ko gusto ang maging diakonisa. Ang sabi ko sa Panginoon noon, ay Lord, wag ako kasi hindi ako mabuti. Lord, wag ako, masama yung ugali ko. Lord, wag ako. Ayoko po. Hindi ako karapat-dapat. Ganun pa man, ay tinawag nga niya ako at sumunod ako dahil maraming mga experiences and lessons siyang ipinakita sa akin. Diba ang mga Israelita ay ganito rin? Na matigas din yung ulo nila, dumating yung time na tumalikod sila sa Panginoon at lagi nga silang nagkakasala or paulit-ulit sila nagkakasala sa Panginoon. Ako rin ay pinagpala ng Panginoon. Pinagpala ako, una, ako po ay nakapag-aral, ako ay nakapagtapos ng kolehiyo. Sa 12 naming magkakapatid ay ako ang kauna-unahang nakapagtapos ng college. And pangalawa, ako po ay nakapagpatapos ng 2 kong kapatid. 2 lang sa mga sumunod kong mga batang kapatid. Pero alam niyo ba, yung pagpapala ng Panginoon sa akin during that time, lalo na po nung nagsabay ang 2 kong kapatid sa kolehiyo, ay sobra-sobra at talagang tapat ang Diyos dahil pinakita niya sa akin kung gaano siya kabuti. Ang sabi ko noon sa Panginoon, Lord, ito po yung amount na kailangan ko. Pinag-pray ko po yun. At sinabi ko sa Panginoon na alam ko po na walang imposible sa inyo at tulungan niyo po ako na mapagtapos ko ang aking mga kapatid. Alam niyo, yung amount na hiningi ko sa Lord, ibinigay niya sa akin. At may mga months pa or time pa na sobra-sobra ang ibinigay niya sa akin. Ganun magpala ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ako ay Kanyang tinawag. Ako ay Kanyang pinili. Medyo nahihiya ako na sabihin na ako ay Kanyang pinili. Ano? Kasi dahil sa karumihan ko, dahil sa pagkakasala ko, dahil ako ay makasalanan ng tao, pero sobrang grateful ako sa opportunity na ibinigay sa akin ng Panginoon dahil ako ay Kanyang tinawag at Kanyang pinili. And at the same time, ako ay Kanyang pinagpala. Ang pangatlo ay ang pagkakaroon ko ng sarili kong pamilya. Lagi ko pong ipinagpipray noon, lalo na nung dumating na ako sa edad na 30, Lord, gusto ko rin pong magka-boyfriend, gusto ko rin pong magka-pamilya, gusto ko rin pong makita ang sarili ko na hinahatid ko yung anak ko sa school, nagsasabit ako ng awards, alam niyo yon, yung maging nanay ako. Tapos, dahil matagal dumating to sa akin, no, 32 years old ako nagka-boyfriend, tapos 33 years old kaming ikinasal, and then 34 years old, nagkaroon na kami ng anak. Sobrang grateful ako, or sobrang grateful ko sa Panginoon dahil pinagkaloob niya sa akin ang pangarap ko na maging isang nanay. Alam niyo nung hindi pa kami nagkakaanak ng asawa ko, sabi ko, Lord, hindi po ba ako karapat dapat maging ina? Hindi po ba ako deserving? May mga ganun akong questions sa Panginoon. Si Lord, napakabuti niya. Dahil nung tinugon niya ang questions ko na yon, ay napaka-amazing ng tugon niya. Hindi ako makapaniwala. Dahil nung nagpipray ako, sabi niya, natutuwa ako dahil magkakaanak ka na agad. And that moment pala, nagdadalang tao na ako. So sino ba ako para pagpalain at tawagin ng Panginoon? Sino ba ako na napakamakasalanan para mahalin niya? At sino ba ako para bigyan niya ng habag? Pero salamat Panginoon, dahil hindi man ako karapat-dapat. Masama akong tao, pero binigyan niyo ako ng habag. Yan din yung habag na sinasabi ng aklat ng Roma sa chapter 11, verses 29 to 32. Ang habag ng Panginoon. Noong bata ako, nalaglagan na ako ng nyug sa ulo, nalunod na kami sa dagat, and marami ako mga experiences na alam yun, halos mamatay na ako. Lalo na yung pagkalunod ko sa dagat, talaga. Kasi yung kaklase ko namatay, ako nabuhay. Grace ng Panginoon yun, biyaya ng Panginoon yun, biyaya ng Panginoon yun, pagpapala ng Panginoon yun sa akin dahil upang ipakita niya. Ang sabi dito sa verse, oh, upang maipakita sa akin ng Panginoon ang kanyang habag. Yung pagkatawag niya sa akin bilang diakonisa na very amazing, sa pamamagitan ng panaginip, sabi niya sa akin, magdiakonisa ka. Ako naman takbo ng takbo dahil ayoko maging diakonisa. Iyon po para sa akin. At pagpapahayag ng Panginoon ay dahil sa kanyang habag.
para maniwala ako sa kanya. Alam niyo noon, pinagdududahan ko yan eh. Sabi ko, baka napanaginipan ko lang yun kasi ayoko nga mag-indyakonisa. Pero, tinig yun ng Panginoon. And hindi lang yun. Ang signs, alam niyo noon, napanaginipan ko na humahawak din ako sa railings na kulay silver. Tapos, may mataas yung building na pag dumungaw ka, parang bangin. Yun na yun. Yun na yun yung itsura ng Haris na napanaginipan ko noon. Humahawak ako sa railings and alam nyo ba nung naupo ako doon, naalala ko yung panaginip ko na yun. Ala, eto ba yung panaginip ko na humahawak ako sa railings? Tapos yung tatanawin ko, yung parang bangin. Ay, yun na yun. Naalala ko yun. Nung nasa Haris na ako noon. Napakanta-kanta pa ako doon sa railings na yun. So, hindi peke yung pagkatawag sa akin ng Lord. Totoo. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko kahit napakasama ko. Salamat, Panginoon, sa habag mo. At ito nga ang sinabi niya, God does not change His mind, whom He chooses and blesses. Dito sa Romans chapter 11, verse 29 to 32, sinabi niya na yung mga Israelita nga, ang pinili ng Diyos. At ang mga hintil naman ay binigyan ng habag ng Diyos. So, ibig sabihin, binigyan din tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabilong sa kanyang kaharian. Diba? Ibig sabihin, mahalaga tayo sa kanya at mahal tayo ng Panginoon, hindi lang yung bayang pinili niya. Kasi yung bayang pinili niya, nagkakasala din. Diba? Tumatalikod sa Panginoon or tumalikod sa Panginoon. So, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo binigyan ng Panginoon ng habag. Okay, yung awa, pagmamahal ng Diyos. Pare-pareho tayo binigyan ng Panginoon ng acceptance niya, ng forgiveness niya. Kaya napakabuti ng Diyos. So, ngayong araw po, nawa po ay ma-realize natin. Saan ba tayo tinawag ng Panginoon? Saan, ano-ano ba yung mga blessings ng Panginoon sa atin? Sabi nga natin or naririnig natin na hindi lang pastor at diakonisa or mga church workers ang tinawag ng Panginoon. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Totoo na ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay bayang pinili ng Panginoon at hindi yan maaalis sa kanila. Nandiyan niyo tayo. Buksan po natin ang ating puso at isipan sa mga blessings ng Panginoon, sa kanyang mga callings. Ano ba yung pinapagawa niya sa atin? Saan ba niya tayo dinadirect? Lord, maraming salamat po dahil sa biyaya mo, dahil sa pagkatawag mo sa amin. Sa bawat salita na sinasabi mo sa amin, na ipinapaalala mo sa amin at pinaparinig mo sa amin. Lord God, salamat po sa kaunawaan ng talatang ito. And salamat Panginoon sa salita mo na hindi nagbabago ang isip mo pag ikaw ay tumawag at kapag ikaw ay magpapala or may tao kang pagpapalain. Salamat Panginoon dahil kabilang kami sa mga taong pinapala mo, kabilang kami sa mga taong tinawag mo. Tinawag mo upang gumawa ng mabuti, tinawag mo upang ipahayag ang inyong mga salita, tinawag mo upang mamuhay ng maayos. Salamat Panginoon, salamat sa inyong pag-ibig at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Amen.